you right now. Right now, you're standing in the presence of God. Yeah. And later on, we'll be sitting, we'll be reading the Word of God, studying the Word of God in the presence of God. Don't you forget that, brethren. Huwag natin kakalimutan na tayo po ay lagi nasa harapan ng Panginoon. At lagi po natin iniisip yan, ang naniniwanan na tayo po ay pagbibihing sa ating sarili. Okay? Alright. I hope you're ready now. Amen? Okay. Medyo wanted to look at the man or in person, your left, your right, and turn around and say hello. Okay.
or at least a continuation of our series of studies on how we honor God with our money. Okay. Tignan ko ako sa inyo, kasi ko bago yung sound, hindi ko alam kung ano. Makinig kasi yung ano eh. Pinag-alala natin kaya ako po yung sinasabi sa inyo. Okay. Tignan ko ako dyan sa inyo. Parang maaliyo ko dito eh. Parang like that. Okay. Anyways, so, bear with us. Again, this continuation of our series of studies on how we honor God with our money. Now, the questions that arise, brethren, is why should I give money to the church? Okay? Yan po ang lagi natin pinag-uusapan. Kasi we need to answer the question, why should I give money to the church? The same question is, does God need money? If He is God and He owns everything here in this world, then why God need money? Di mo ba? Nakikinig na po kayo? Answers, pakisay ka sa ilalang yung mga dumarating na kahihig. Okay, I hope narinig po ang answers. Okay, mga kapatid, pag nagsisimulan na po tayo ng araw ng salita ng Diyos, pakinig na po tayo. Okay? Huwag na po tayong maingay. Okay? About the spirit, amen? Alright, now, does God need money? Now, again, we are not taught on how to handle money based on God's perspective. There's a lot of people who knew how to handle money based on business perspective or the world's perspective on money, but not on God's perspective. Marami po ang mga kapatid, no? Ano yung kinakailangan ko sa inyo sa ibang kuwina? Kasi, ay kasama po kahit kinakailangan ko ng money. Okay? And, ngayon, pinakailangan ko na paano natin mabuhay kung paano po natin gagamitin ang pera ayon sa panahon ng Diyos, hindi lamang po ayon sa panahon natin. Okay? Okay, let's see. That's Brother Steve's friend, and I'm just hoping, Brother Steve, that he's giving you the right words. Yeah. Okay, he's good? All right, thank you. All right, now, so we are not taught here, we are not taught on how we use money or handle our money based on God's perspective. Napakahalaga po ito mga kapatid kasi marami po tayong aral, marami po tayong pagkaalam kung paano po gagamitin ang pera ayon sa ating pananaw. You see? But hindi po ayon sa pananaw ng Diyos. The reason why we are short of money most of the time because we do not use our money, we do not know how to handle our money based on God's perspective. Okay? Now, so, i-review po natin, mga kapatid. Number one, I've given you also the already the first point that is giving is a not that one. Come on now, shout it. Glorifies God. Okay? It glorifies. The reason why I am giving my money to the church is because when I give, I'm glorifying God. The second one is giving is an act of governance. Giving is an act of governance. Okay? Now, ibig sabihin ko, when we give to the Lord, not that God needs money. Okay, here you go. Okay. This is the reason why we are here is for the Word of God. Hindi po tayo napunta rito para tumingin lamang at pag-observe ako na din dito. Pinakapakay natin kung bakit nasa church tayo ay makinig na sa ita ng Diyos. Music is good, but the main thing in the church is studying the Word of God.
You see? So I hope this is clear, you know? Okay? Now, so I'm hoping that you will accomplish your purpose of God into the church. Okay? Now, giving is an act of governance. Now, it means God can fix and put in order all our finances when we give. Because every time we give, brethren, every time, it should be this way. Every time we give, we are planning on it. You see? Now listen, if you are earning, you should learn how to budget your money. That is putting everything in proper places. Pagka hindi po tayo natuto sa ganyan kapatid, if you don't know how to put your thing in a proper place, in perspective, in the way it should be, in the place it should be, mga kapatid, we will suffer the consequences of it. Pag magsasuffer po tayo, pag hindi po natin alam kung saan natin dadalhin yung pera natin, kung paano natin gagawin din, magsasuffer po tayo niyan. Kasi our problem is not the receiving, our problem is spending. You see? So, if you can fix your spending, kapatid, naniniwala na po ako na magiging maayos po ang ating finances. So, governance, that is governance. Sabi ko yung tayo, saan ayun ang unang natin? Think ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Okay? So, number three, let's move to the third point. Okay? This is my third point. Giving is an act of godliness. Giving is an act of godliness. Now, what does it mean? When you give, you are proving that God is in you. This is here. When you give, you are proving that God is in you. Now think about this. Consider, pagka nagbigay po tayo, pinapatunayan natin na nasa atin ang Diyos. You see, everybody can give, but who? When was the last time that you give because you know that God is motivating you to give? It is God that is giving us, and then it's God that is pushing us to give. Now consider this. You cannot think deeply the greatness and the reality of God and not come into the conclusion that He is a great God. When was the last time that you meditated on God? Diba? Naisip ka, naisip patungkol sa Diyos, naisip mo ng mabuti ang kabutihan ng Diyos, and then naisip mo na talagang totoo ang Diyos. And then, pagkatapos mo mag-isip na totoo talaga ang Diyos, you came into conclusion. Conclude ka, ano yung conclusion mo? God is great. Amen. God is great. No camera, please. No camera. Okay. Alright. Ang camera ko ay naman po yung not during the preaching, okay? Please. Okay. O ang mga lalo-lalo na pagkabing mga flasher pen. Okay? Now. You really can't think, sabi ko sa inyo, hindi ka makakapag-isip or nagmalalim matungkol sa Diyos na hindi ka darating sa conclusion na napakalaki na ang Diyos. And then not only that, brethren, you really can't think about who really God is without recognizing how much God has given you. Now, when you think of God, ano po ang naiisip po natin? Mag-iisip po natin ang Diyos. Pag naiisip po tayo patungkol sa Diyos, and then nandito po tayo ngayon sa simbahan ngayon. Pag naiisip po natin sa umaga, ano niyo kapatid? Every time I eat my breakfast, when I sit down to take home to eat breakfast, man, I said, it doesn't matter. I'm just eating bread sometimes, oatmeal and coffee. That's all I have. You see, and sometimes soup, beans, eggs, you know. And then, but when I think of that, when I look at what I have, and that every morning, ang pumapasok sa isip ko is, look, what God has given me.
And when I think of that, some people, I came to the conclusion that God is great. God is great. Now, so again, you really can think about the greatness of the reality of God, who really God is, without recognizing how much God has given you. Not only that, how much the Lord has blessed you with. You see, so paano ka lang magpumama, kaya pagpumulong nyo sa table, hindi nyo ba naiisip na napakalakilan ng Diyos at naiisip nyo, my goodness, look kung paano ko pinagpala ng Panginoon. The first blessing that God has given us when we wake up in the morning is our life. Our breath. And that you are breathing. You see, hindi ba nagpapasalamat tayo sa Panginoon na pagkising natin, ayos yung hinga natin. Hindi yung inaagal ko yung hininga mo. Oh, I'm telling you, sa mapapaniwalaan nito sinasabi ko, maniwala kayo sinasabi ko ngayon, kapag naranasan niyo po yung hinga, mamaya pagkasunod. Yeah. I hope you're familiar with that. Amen. Oh, yeah. Pero, think about that. Think about when you wake up in the morning how God has blessed you. Then how much the Lord has invested in your life. Mukhang maaga akong sinasasaka ng Diablo. Nagsisimula lang po sa kare ko. But anyways, you see, now, if you were to see this, how much the Lord has blessed you, and only that, how much the Lord has invested in your life. Mga kabataan, naunawaan niyo ba na ang Panginoon ay nag-invest sa inyo? Kinukonsider niyo ba na ang Diyos meron investment sa inyo? Hindi po ako tatandaan na dito kung walang investment ang Panginoon sa buhay ko. Thank God for this age. Thank God for the years that He has given me. Every year that He is giving me, He is investing something in my life. Yeah. So, listen that. Pagka inisip niyo mabuti ng marami ang ginagawa niyo sa buhay niyo, hindi ko mawawala ito sa inyong isip niyo. Na ang Panginoon nag-invest sa inyong buhay, mga kapatid, I don't know if you follow me, amen. Now, that, how much the Lord rained on you. God, I mean the Lord, rain on us. Yung pagkinahari natin, inaalaw natin ang Panginoon na mag-rain, na mag-hari sa ating buhay, kapatid. Because kung hindi siya mag-hari sa ating buhay, pariwara po ang buhay natin. Pariwara. Thank God, it's not my will. It is always His will. Because if I live in this world, kapatid, in the midst of this written word, I don't think anybody understand what's around us. Yeah, the media is bombarding us with words saying, you know, and our neighbors bombarding us with the words saying, everybody's bombarding our minds, brethren, with the words saying. Now think how you can survive without God. Can you survive unless God? It is not my will. Because if I will live in this world, in my will, brethren, I will not survive. I cannot survive. Hindi ko kukain mo buhay sa ibabang ng mga ito. Sa sarili niyo, kapatid, sasabihin ko sa iyo, paglabas mo palang ng bahay mo, marami ng mga lukulong drivers eh. Okay. Papara ka ng taxi, ang tanong sa iyo, kagal na ba kontrata o metro? Could you imagine that? Pupunta ka sa mga tindahan, pupunta ka sa opisina ng mga gobyerno, makikita mo pa yung mga karamanan na corruption. Paano ko buhay? Kung will ko kapatid, pupunta ako sa opisina ng gobyerno at alam ko na kung susunod ko na yung sarili ko. Alam ko na kung ano itong tao ito, nagkarapanan ko na ako. Hindi mo pangungkay ito, pero hindi na ko talaga naiiyak. Wala na mga iiyak. Ay, karapanan na ako, pero ang gagawin mo ngayon, magdala ako ng gobyerno, boom, boom, boom. Tapos ko sila. Tapos talaga ako. Kung papatayin ko ang sarili ko, but bless God, I'm not raining in my life every day. God is raining in my life every day. And He's always His will and not my will.
see? Now think about this. Once again, I'm going to say no again. Now, I'm simply saying that you've got to be the person, come in, that when you think about God, you have to remember how God has been in your life. You have to consider that. Kung paano ka, kung alam niyo kasi minsan nakakalimutan po natin ito. Hindi po natin tinitignan na kung wala ang Diyos sa buhay mo sa araw na ito, paano na lang kaya? Minsan naiisip lang natin mabuti may trabaho tayo, pero hindi natin alam na bibigyan trabaho na lang ng Diyos. Everything is in the power of God because God is a giving God. God is a giving. Remember what the Bible says in John 3, a famous passage in the Bible, John chapter 3, verse number 16. For God so loved the that He, come on, everybody say it. He gave His only begotten Son. James chapter 1, verse number 17. Every good gift and perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Psalm 84, verse number 11. No good thing will God withhold from them that walk uprightly. Now think about that. Consider that. You see, God wants to give. He wants to give me and you what eyes have not seen, what ears haven't heard, what I have not earned, what I couldn't achieve, what I did not merit, what I couldn't buy. He gives it to me. I don't know about you, but we don't see them for nothing. Marami tayong ginagawa na hindi ko natin kaya kuhan sa pamagitan ng sakit ng mga ating kamay. Kung hindi, hindi bigay ng Panginoon. Una ang buhay natin, hindi natin kaya ng ganit. Hindi lamang yan. Marami ang dalhin yung mga ganit. Nagsasalita po ako sa aking sarili. Marami akong mga bagay sa buhay ko na hindi mo kaya bilhin kung hindi bibigay sa akin ng Panginoon. Marami ako ngayon na pinoproses, pinaanay sa ba sa buhay ko mga kapatid. Madali ang labagay na kung hindi binigay sa akin ang Panginoon, wala ko. Are you with me? And there are also many things na sa buhay ko ninyo ngayon. You can testify. Everybody, each of us here can testify that you have something that you possess right now that had not been for God. Wala ka sa bagay niya. You're gonna get it. You see? So, God commanded us to give, to show physically His presence in our life. Remember the point, kapatid. Remember the point. Giving is what? Is an act of godliness. Now, God commanded us to give, to show physically His presence in our life. Then how can you give and you walk with God who gives you every day? Paano po tayo? Paano tayo hindi makapagbigay sa Panginoon samantalang araw-araw kasama natin ang isang giver na Diyos? Araw-araw may binibigay sa atin ang Panginoon kasama natin ang Panginoon tapos hindi po tayo nakapagbigay. Now, how can you give if you walk with God who gives you every day? If you say you love the Lord and you don't give, and if you say that the Lord is the head of your life and you don't give, if you shout every Sunday morning and thank God for what does God has done in your life, but you never give, you have a form of godliness. You have a form of godliness. But denying the power of God. Listen to me now. Alam po natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pero ang punto, ang isang bagay na nakakalungkot is, hinanggang hindi pasasalamat natin sa Panginoon. Remember this, a selfish life cannot show the living and giving God. Let me say this again. A selfish life cannot show the living and giving God.
pagkat tayo po'y mga sarili, at ang aking pagiging mga sarili, nagiging dahilan ng aking pagiging corporate. Ano yung corporate? Ano yun? Kurikot, yan. Sa Panginoon, wala mo sa magiging kurikot sa kalupuhan, pero sa Panginoon, hindi mo maganda yun. Pag hindi mo tama ang ating pagbibigay sa Panginoon, kapatid, hindi mo natin may papakita na talagang ito o ang buhay ng Diyos. Again, I'm giving because I know that there's God and God is with me. You know, maraming beses ko na po yung mga pinagot na yan. The real way to approve my godliness is not just to shout. It is not just my shout, not just my singing, not just my ministry. All proves that God regards or reigns on in my life. But the reason, ang pinakaprueba mga kapatid, na nagpapatuto na ako po at ang Diyos ay nalahati sa aking buhay, is that God moves my heart and calls me to give back to Him to show that I'm becoming more like Him. Ang isang nagpapatuto na ako po talaga at ang Diyos ay nasa akin at nagahari ang Diyos sa buhay ko kapag ka ang Diyos ay nag-usap sa aking puso na ako po ay ibabalik ko sa kanya at ibinibigay niya sa akin. You see, so nagiging channel ng blessing lamang po ako ng Diyos. And that every time I do that, I'm becoming like Him. I'm becoming like Him. You see, now you show me a saint, kapatid. Show me a Christian who comes to church, and I'll show you someone who likes spiritual entertainment. Marami po gano'n. May mga pumunta sa church, sabi ko, gusto naman po talaga. Pero gusto naman po, yung iba naman, gusto naman ma-entertain. But you show me a saint who brings his tithes in the church, and I'll show you someone who loves the Lord. Magaling po may papakita sa inyo ang isang Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon pag nakakita ko ng mga tao na nagbibigay ng tama pag sa Panginoon. I hope you're following me. Then you show me also a Christian that can shout at shouting time, and then I'll show you someone that's moved by the crowd. Alam ko naman po yung sumisigaw during the preaching, ay talaga natutuon naman po, at talaga sumisigaw po sila talaga na sila yung iniwas sa kanilang Panginoon. But some are shouting because they are moved by other shout. Alright, I hope you follow me. You show me a Christian that gives their offering to the Lord. Now show me a saint, a Christian that's thankful for everything that the Lord has done. Marami yung madaling sabihin ang tao po ay talagang nagpapasalamat sa iwas sa inyong Panginoon. Pagtama po ang kanyang pagbibigyan. Then you show me, bring me a Christian that can sing a hymn, and I'll show you one that has a good memory. Marami yung magaling, magtama ko eh, pero marami na ko pa ng mga Kristiyano na kumakalanaw ng soko kung galing na ng memory. And there's, umawin po sa'yo talagang maayos. But, show me a Christian that gives faithfully to God, and I'll show you one that's thankful about the goodness of God all week long. Marami po, kaya po tayo pumupunta rito po ako din. Hindi po sapagkat banal po tayo. Nandito po tayo ngayon sapagkat nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin sa buong isang linggo. At hindi lamang po yan, inikilala natin, recognize natin, we are recognizing what God has done in our life for the good being. I have this skill. That's why giving is an act of godliness. We are showing to everybody when we give that God is good in our life. That God has done so much in our life. It doesn't matter how big it is. Kapatid, alam niyo po ba ang pagbibigay ng Panginoon? Ang pagbibigay po ng Panginoon ay ayon sa ating maturity. Ang pagkakamang spiritual maturity. Minsan, hindi po tayo ng
isang million, eh hindi pa naman tayo pwede pagkatiwala ng isang million, because God knows that when God will give us 1 million pesos, we will get away from Him. Lalayo po tayo sa Kanya. Alam na Diyos ang ating spiritual condition of that. Or, mag-elevon po tayo sa itong tao na tayo may pera, tayo may business, ito, tayo na pamilya ng ganito. Yan, you know, alam na Panginoon niya. You see, again, God is giving us and commanding us to give because God wants us to show to everybody that there's a living God. Literally, there's a living God. And we believe in Him. Number four. Giving is an act of generosity. Generosity is, it means quality. It is the quality of our kindness, of our attitude towards others. It is a quality. Quality po yan, kapatid, na isang tao na may maganda siyang pag-iisip para sa kanyang kapwa. Yan po ang ibig sabihin ng generosity. Did you get the point? Amen. It means generosity. When I give, if giving is an act of generosity, it means I'm showing my desire for the goodness and betterment of others. You see, ganyan po yan. Hindi sa aking sarili, hindi po selfish. Hindi po iniisip yung sarili ko, kundi iniisip ko po yung iba. So, it shows my desire to win the soul into a better world, a better place, a better position, a better condition. Yan po yan. Now, do you understand, brethren, that the church is the only organization that people voluntarily join? Wala akong pinipilit dito mga kapatid. Parang hindi po tayo pinipilit dito na ang isang Kristo, isang tao may mag-member ng simbahan natin. Sabi ng iba, alam mo, mag-member yan sa pilitan niya. No, wala po tayo pinipilit dito. Bisa kaya pinilala mo, kinilalakay mo yung mga bagay niya sa staff service. You know, wala akong pinipilit na mag-member po dito. Lahat ay voluntary. Lahat ay dito ay nagpasya po sila na tanggapin po nila Panginoon sa Kristo bilang sarili ng kapagligtas. And then, they follow the Lord in water baptism. They didn't follow the voice of the preacher, but follow the Lord. They obey the Word of God. And when they obey the Word of God, they follow the Lord in water baptism. And once they got baptized, the Bible says, they were added into the church. They were added to the church. You see? So that's the fact that you became a member of this church. When you, after your baptism, after you follow the Lord in water baptism. But listen to me now. Church is the only organization that people voluntarily join and expect it to be free. And everything is free. Now, nakalimit na po ba kayo ng rason ng mga ganito? Okay? Bubuhayin po yung ulo-ulo niyo. You ready? Ayun po ang join this church. Kasi puro offering. Yeah. The next pagkakaw sa mga ganito, ang pinayaman ng ganito. You feel it, man? Sana grabe na yaman ko. Alam niyo mga kapatid, lahat na nagsasabi ganyan, hindi mo naman po sila masisisi. Kasi kung may totoo nakikita naman po sila, una sa simbahan mismo niyo. Ay, ako kami dinatay ko, huwag ko natin itinay ko ang marami mo mga kapatid na papay, wala naman sila sa aking salita na inyo, sasabihin lang, itaas ang panyo! Yung kay Mai, lumundan! Sigaw na, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ayun! Babae ka na! Kapatid, pag dito, simbahan dito, sinabihan ko, bakla na hindi ka bakla, babae ka. Ikaw ay babae na natrap sa katawan ng lalaki. Okay, yayaman ako. Yayaman ako. Alam niyo bakit? Maraming matutuwa sa ating mga mayayaman na bakla. Si Kuya Hunt, sa iyo sa iyo, magsisimulay ko yan. Si
tanong ko kung sino po sa inyo ang nakarinig ng preaching ni Paul Sanchez. Isa po po mo. Alam niyo sabi mo, pero ako, if you are a fan of him, hinakayang mag-isip ka ng mabuti. Alam mo, preaching ka, nasa TV mo eh, nasa email, sa YouTube. Facebook. Nasa Facebook mo eh. Alam mo, paniwala niya, na ang Diyos, tayo ay lulikha ng Diyos. Kaya ang Diyos daw, ang reflection ng tao ay reflection ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nakakasal. Look how wicked and how stupid he is. Oh yeah. Kaya, abangan niyo po yan. Mag-depress pa po ng mga false prophets. Kaya, magpunta po ako rito. Alam mo, ang isang payo ng pare, huwag makinig sa mga false prophet. Para sasalita siya ng Diyos. I'm telling you, who are this? They have the form of godliness, but denying the power thereof. But listen to me. What I'm trying to point out, what I'm pointing out right now, brethren, is every organization, we need to join organizations. Something you must say, "Hey, I want to manage that." Alam mo yung lahi ng contribution, lahi magbibigay ka ng ikapul, magbibigay ka ng offering. Alam mo kung bakit? Because the reason why they're telling us and they are scared of giving in the church because they don't recognize the giving from heaven. What is this like? Ano pong buhay na itong mga patid kung hindi ko din lang pag-iunin? Diyos ang nag-create sa atin in the first place. We will not and we will never exist in this world and have been for God. See that? Tapos pagdating sa church, nag-ihilaya tayo, nag-listen to now. So church is the only organization that people were entirely joy and expected to be free. But every organization you join will cost you something. What? Lahat ng mga organization na sinasalihan po ninyo, meron kayo pinabayaran. Membership! Ako po'y adapted sa isang classes academy, Philippine Military Academy. Pinaregister namin yung aming class sa Security and Justice Commission. Alam mo, hinihingin ang bawat ada sa na membership or bayad para sa adapted. 50,000. 50,000. Imagine kung ilang mission na ang tutulungan ko para dyan. So 50,000 yan. Marami lang ang ilan. Hindi mo po rin yan. Bakit sinasabi ko lamang po sa inyo na bawat organization, when you join in any organization, it will cost you something. Membership dues. Fraternity dues. Kung ikaw ay, if you join the gym organization, you're also paying the gym dues. Di ba? Nagbabahay ka sa gym. Ano yung gym ngayon na may pamira? Gold, yeah. Gold gym. Gym. Magbabahay ka doon. But this is what I'm kung hindi ka na, everybody understand that that what will happen if you will not pay your gym dues. One day, when you get in, they say, I gotta wave your hands more and I'll do this and do this. But they will tell you because you fail to give your dues. Ano sasabihin sa iyo? No, you cannot. Because you are temporarily suspended for not paying your dues. Bless God, you're still a member of this church. But you're still a member of this church. God did not temporarily suspend your membership. But the point here, brethren, is this. You are giving more to organization that has little value in your life than the Christian you value or than the church
that you value more than other relationships. Right. Maraming beses, kapatid, nagbibigay tayo at hindi tayo nangihinayang na magbigay sa organization ng mga Jews natin na less ang binabayo natin. Less. We value less. Less ang pagbayo natin kaysa sa church. Pero sa church, hindi po tayo nangibigay. At nangihinayang tayo magbigay sa church. Look how you value your church. Look, if you're a member of this church, look how you value this church. You come here something. Di ba? You wake up early morning. Gumigising ka ng madaling araw. Naliligo pa kahit malamig ang tubig. And then, all na. Magluluto ka pa ng madaling araw. Di ba? Kasi ang mga start ay 8:30. Habang yung iba na nalang 8:30, but they're coming up 9:30. But listen to them. Just trying to show you how you value this church. Diba? So, gigising ka pala yung araw, pagkatapos mo magluto, gigisingin mo na yung anak mo. Kung may baby ka, papaliguan mo yung baby mo. Bakit? Pupunta kayo sa church. Sasabihin mo sa asawa mo, gising ka na. Kami ng lalaki, ha? Nakatahiya mo kapag ka ang lalaki ang huling nagigising sa loob ng pamamahay. I'm sorry, nasa nalaman yung huling. To be in the church, to be seated in your church. Why? Because you know that you are giving a lot from the Word of God, and you need to be here in the house of God on Sundays because you know that this is the Lord's Day, and God will bless your family if you are coming on the Lord's Day. Not only that, not only that, grabe alam po yung preparasyon niyo, kaya mga pinag-aaralan mo mabuti ang ginagawa mo po rito. Sabag ayaw mo masaya, mapagpunta nyo lang dito. Kasi if you made a preparation for your trip here, I should also make a preparation for my preaching. Now hold on that, on Wednesdays, you're coming here. Some of you are coming here from the office. And I know how hard it is. Madadaan kayo ng mga bottleneck, dadaan kayo ng traffic, grabe mo ulit, nararush kayo. Sa inyo, alam niyo ba nilate kayo pero hindi kayo nahihiya kasi gusto niya ako pumunta sa church kasi kaya naman kayo nalate dali kayo sa trabaho eh. Hindi kayo galing sa paligid ng sisibahan. Kayo mga galing sa trabaho pumunta kayo rin ng seminar at pinta ng seminar but it's alright kasi galing kayo sa trabaho yung galing dito sa tabi-tabi 7:30 sa tumarami mga kapatid because of the traffic. Just for a day in the Wednesday night service. That's how you value your church. No one will buy you. Everyone that you buy you, you keep saying you are dead. You keep saying, grabe talaga yung sacrifice pagpupunta rito sa Simbahan. Sunday, Wednesday. But the problem is, you give more than more to things that you value less and do less. You come to church often more than your club meeting. Pero ang tanong ko, bakit nagbibigay tayo ng mas malaki sa mga organizations kaysa na ang value natin doon ay maliit lamang at alam natin na mas kukunti ang nagagawa nila kaysa nagagawa ng church. Pero hindi ko malaki ang ating binibigay. Kala ko maraming tao. Kukunti niya ang nakatenda sa ating yung mga. Pastor!
sa isipan ng aking anak. Every time you bring your son, your daughter here, every time you bring your boys and girls in the church, you want them to be filled with the Word of God, with the principles of the Word of God. Kaya ba? Gusto niyo magulo niya niya. You see, I want it. Pero mga kapatid, ano ang ginagawa mo natin? Mabuti pa yung jukebox, yung gulo kayo, bago kumanta. Okay lang sa inyo. Sa jukebox, pipili kayo, huhulog kayo, pipili kayo kung ano gusto marinig na kanta. Dito, hindi kayo huhulog at pipili kayo kung ano gusto marinig na preaching. Sa YouTube, pwede yun, makapili kayo, pero dito hindi. So, yun ang example saying, kapatid, most of the time, we're giving much to the things that we value less and that we know that that organization do less to our family. Yan ang problema. Alright, lastly, tatapusin mo ito para ikaw topic naman tayo sa next Sunday. Last na po ito. Alright? So, giving is not only an act of godliness and not only an act of generosity but also an act of gratitude. Now, every time you give to the Lord, you are saying, thank you. Every time you give, thank you. Nagpapasalamat po tayo lagi sa Panginoon. Kaya yung pagbibigay po natin, nagpapahayag po tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Every one of us should come to this church with an attitude of gratitude. Did you get that? We should always have an attitude of gratitude because you know that God has been good to you. Sino sa inyo mga kapatas ng kamay na this week God is great in my life? Not only good, but God is great. Raise your hands. Great. Lift the stands. Alright. Sa buhay ninyo, sa loob ng sarili ko. Amen! Can you be good to God? Doon lang yung mga tapong nilalasa sila ng mga nilalasa. Yeah. When you walk in to this church, mga dead, you know that God has answered your prayers. Bago tayo pumasok, habang pumapasok tayo rito, anong nararamdaman natin? Listen to that. Dapat maging aware po tayo para hindi maging routine and mechanical at maging parang paano wala na pagpasok natin. Ay, salamat. Tapos upo kayo. Tapos maghahanap ng good spot. Tapos magpapasok. Hindi nyo ba inisip na magpasok nyo rito? You should put this in your mind that God, this week, blessed
kumakanta po ako sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for giving to me. Thank you, Lord. I mean, we should be thankful to God. Every morning, kapatid, dapat po natin ma-realize siya. I mean, we should be, we should practice and then show the attitude of gratitude, not only for the shout, but we should also show it through our giving. Madaling ako kung isigaw niyo kung masalamat. Pero, I want you to know that my thanksgiving, I show more of my thanksgiving by my giving, or through my giving in the Lord. When I give, I am acknowledging that God is the source of all that I have. Lahat po, kapag nagbibigay ko ako, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sa'yo po lang galingan. God, God, God is not asking much from what He gave. He's only asking the 10% of what He is giving me, and He is asking my what I can give from the 90% that we give. Ngayon, sabi ng Panginoon, all right, just give me. Alam mo ba, kami po may taxi ba? Bakit po tayo nagtataxi? Hindi man yan, BIR. Sino ang bubulis na dyan? BIR. I mean, sino? Parang yan, nakikita tayo mga improvement, development sa ating pumansa. Yan ang pagdating sa taxi natin. Yung pinasusweldo sa ating mga sundalo, galing sa taxi yan. Yung pinasusweldo natin sa mga senador at sa mga politista nag-aaway-aaway. Lahat po yan galing sa kapag ng bayan, mga kapatid. Na kung hindi ko sabihin, mga kapatid, kung ang gobyerno nag-iingi ng tax sa atin, ano po Diyos naman ay mag-iingi sa atin ng 10%? Masama ka sa Diyos mo. Salamat sa Panginoon na hindi ko ginumang Panginoon lahat. Okay, okay sa iyo na ganyan. Okay, alam mo sa akin. No, hindi. Pero kung alam mo para ako naman niya, mga kapatid, kapag hindi tayo bigay, nasisimili sa atin ng Panginoon sa ibang pamamaraan. Yun na. Pag sinigil sa atin ng Panginoon sa ibang kina, ang kolektor dito ang pag-i-lasers. Pero ang nakakalungkot, kapag ka ang naging asyek ng Panginoon ay mga doctors. At least yung mga asyek, pag nag-ikot yan, kapag ka nag-ikot yan, yung mga asyek, nakangiti. Diyan. Yeah. Pag meron kayong answers na nakita during the offering, hindi na nangiti. Kapatid, ilis na yung pangalan. O picture nyo. Tapos ipadala nyo sa Facebook. Pero kapatid, kapag kang doktor ang nag-asher, nakatakit ng mukha yan. Yan ang pinakang mapanganib na panahon sa buhay ng mga doktor. Kapag kakatakit ng mukha yan, alam mo kung bakit nagtatakit, nahihingi, nahihiya sila kasi mahal sila ng mga. Wala na yung mga doon. Pasira din ang isang kaya sa puso. Sige nga. Nadamay tuloy sila. But when I give, I'm acknowledging that God is the source of all that I have. And I'm telling you that honestly that I did not give it by myself, but by the power of that man. I did not get it, I did not earn it, because the power is in the hands of God. You see, God's hand has the power to give us wealth. Ang Panginoon mo ang may kapangyarihan lamang na pwede mo magpayaman po sa atin. Dapat po natin punawaan lagi. O, dapat po natin punawaan kung ang ibig sabihin ng yaman. O, hindi po ang ibig sabihin ng dami ng pera. O,
naman patunawan na kung marami yung pera, mayaman ka. Hindi ko po yan. And but what I'm saying is, kapatid, this is how we understand money on God's perspective, or how to handle money on God's perspective. Because we're not taught that way. Hindi po tayo naturuan dyan sa bagay na yan. Kaya nga po, mali ang mga pag-unaman natin kung dito sa pera. Kaya nakakalong po, pagka kumanda na po yung mga tao, kumanda yung mga alat natin, ang pag-unaman sa pera na iba. Kasi, na-listen nyo na. Kung naniniwala kayo, pinipala kayo ng mga ito sa lito rito. Ano ang mga papapala na pwede natin ibigay sa Panginoon? Well, I'm here to get something this morning. Amen. Amen. Did you understand the message? All right, so we all stand, please. Tumayo po tayo lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa naunawaan po namin. Salamat sa nakuha po namin. Papalangin niyo po ang aming pag-aaral man, ang patuloy yung pag-aaral. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa lahat ng oras, sa aming patinigong po rin. Papalangin niyo po ang mga bisita na naunawaan po nila, maadap po nila. Maka-relate po sila sa mga pinag-uusapan po nito. Please open their hearts, O God, their minds, their understanding. Give them understanding, O God, that they will be able to understand that word. Upang aalis po sila dito na meron po silang dalalang katulad ng anak mula po sa inyong salitan at hindi po masayang kalabang po tayo. Salamat po, Ama. Ito po kaming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, men standing please, and